Hello guys, ito ang ano natin ngayon, kaabalahan. Isang microwave oven GE. Ang complaint dito sa may-ari guys is hindi daw umiinit. So, subukan natin guys para malaman. Ilagay lang natin sa ayun. Subukan natin o hindi ba umiinit. Ayan. Tayin natin. Sigurado. Wala talaga. Malamig guys. Malamig. So, ayun ang gagawin natin guys. Natin paano mag troubleshoot ng microwave. Okay. So ngayon guys, dahil walang init, gumagana naman ang ano niya, display. So mayroon tayong low voltage, 12 volts. So ang unahin natin guys, titingnan natin kasi hindi umiinit. So ang high voltage walang, hindi na gumagana. So para ano natin guys, i-separate natin ang low voltage sa high voltage para tingnan natin kung may input ba dito ng low voltage. Kung may input, so ano natin, kalimutan na natin dyan, dito tayo mag-focus sa high voltage kasi hindi nga umiinit. Pero kung walang low voltage na pumasok dito, so ibig sabihin dito tayo mag-focus sa low voltage, sa mga relay niya. Kasi dami itong mga relay dumadaan. Pero hindi na tayo mag-suspect sa door switch niya kasi may ano siya, may supply siya dito. So 120 papunta doon sa circuit. Gumagana ang transformer. So depende na lang dito sa mga relay kung baka mayroon ng nag-stack up. So tingnan natin guys. Step by step natin pag testing guys ha. Ayun guys, gamitan natin ang ano natin, tester natin para makita natin yung connection. So tanggalin muna natin tong low voltage guys, connection sa primary niya, sa insecreto dito, kasawan di pa alam. Tusok mo dito mayroong lock dito, di mo talaga mabunot yan guys, masisira ang log, sikwatin mo, simple lang guys, itusok mo lang yung ano dyan guys, may kunting lock, tapos bunutin mo lang guys eh. Yan guys, oh, mabilis lang. So ang gagawin mo rin ngayon guys, balik natin to para makita natin ang low voltage. So mayroong input dito, 220. Ayan guys, lagay natin sa doon ng isa. So para protection, maging cautious para hindi ma kurente, 220 lang yan. So isip natin sa ano guys, AC. Ayan, auto naman yan. So i-on muna natin guys para makita natin kung may 220. Oh, by the way, i-tour muna tayo dito kasi yung input sa AC blue siya, dumadaan siya sa thermodesk para kung sobrang init naman dito ang magnetron, magka-cut off yan. So mag-stop yung ano, yung supply 220. So papunta dito blue, itong blue guys,
Second blue. Yan, ito dito guys. So dito nagsusupply. So may relay dito. Dumaan dito sa relay. Kung gumagana itong relay, pumapasok dito sa yellow o sa pula. So yellow papunta dito doon sa heating filament. Tapos yung pula is papuntang door switch. So papunta sa gumagana itong blue. Kasi papunta may door switch siya, gumagana yung display natin. So ang itong brown ang titingnan natin, brown papunta dito, another thermal disk sa body filament, sa compartment papunta dito, punta dito. So ibig sabihin gumagana naman guys, kasi nao naman, hindi naman sabihin nga mag-cut off, maggana lang yan kung sobrang init ika-cut off niya. So okay naman, pumapasok naman dito sa display natin. So papunta dito sa light, may light naman tayo. So ibig sabihin gumagana dito hanggang dito ang ano. So papunta dito ang black, another door switch sa baba. So door switch to brown. O, papunta naman dito sa inyo. So gumagana display, so mayroon tayong 220 dito pumapasok. So ang problema dito talaga, dito tayo kung walang input natin. So diyan tayo mag-focus mamaya guys, tutubukan natin kung mayroong input. So yun na, yung tinanggal natin yung primary, dyan guys sa transformer, ilagay natin dyan ng isang test rod. So yung isa ihang lang natin, isa doon lang. So ang isa din natin, yung test rod natin doon natin i-testing. So kailangan itusok natin ngayon. So i-on muna natin guys, itukan natin guys. Ayan guys, muna natin. Ayan. So, i-test natin guys. So, 20, maabutan tayo sa mayroong 238 guys, 238. So mayroon tayong input guys. So confirm na mayroon tayong ano, input. So doon na tayo sa secondary, mag-check na yon. Secondary na tayo focus kasi may low voltage tayo, may input tayo sa transformer. So ang out na naman sa transformer ang i-check natin ngayon. Ayan guys, ano natin guys, bago natin mag-test tayo guys, ano mo natin for safety reason guys, short muna ang high voltage capacitor. Guys, wala ko ngayon, kung wala kayong load resistor, gamitan natin ng ano guys, yung soldering iron guys, kasi nichrome wire naman, tapos yung ano, yung dito dulo, yun ang isusuot mo sa capacitor guys. Ayan ang pagtikni guys, yung walang ano eh. Ayan guys, oh. Ayan. Wala na yan guys. Sabagay yan guys, yung capacitor na yan guys. Meron ng 10 mega ohms yan. Pero matagal pa niya i-discharge yun. Pero for sure lang guys. Kasi maano ka rin, magugulat kayong makurento yan. Yan. So matagal na yan guys, sigurado na yan. Yan lang ang teknik guys, yung walang ano, pang technician yan. Sigurado technician, may solder na yun. Kung wala kang load resistor, pang short, ito lang ano, solder na yun. Oh, may dalawa guys. So now, mag-testing na tayo guys. Unahin natin testing guys, ang sabagay, matagal din naman masyado masira yung high voltage transformer. Pero bigyan rin kayo ng idea guys, sa mga previous ko guys na video, how to test by parts yun guys, magnetron, high voltage transformer, high voltage diode or high voltage capacitor, isa-isa ko yung in-upload. So ngayon guys, in the circuit, mag-test tayo sa transformer.
yung secondary high voltage transformer guys ay ang resistance reading guys from 35 to 230 ohms lang. Kung paubos diyan, shorted yan, kung pataas diyan sa 230 ay yan ay open na rin guys. So testingan natin guys dito ang dulo sa ano sa may fuse input. So ayun, isit muna natin sa ano guys. Yan guys oh. R sa ohms. So auto yan guys, dinan natin. Yan guys. Yan may reading guys. 106. So sa gitna guys, so condition yung high voltage transformer mo guys. So ang kapasitor na naman guys, may capacitance naman tayo to. Kung wala kayong analog guys, ako sanay ko sa analog guys, mas madali ko i-identify yung capacitor, pero hindi na ko nahanap yung analog ko. Ito na lang ang gamit ko, meron naman capacitor already. So ito ay 0.9 ba? Masyado. Iba kasi ano muna natin guys, i-reading muna natin guys sa capacitance. Uy, parang problemado guys ah. May problema yata. Open. Ayun guys, 0.9 ngayon guys. Tama pala, hindi lumapat lang. So condition yung high voltage capacitor na. So yung diode dapat may ano ako guys, may analog. Na-open ko talaga analogs pala. Dali lang guys. Ito na guys, nakita ko guys. So ang pag-testing dito sa mga sikreto sa high voltage diode, mas madali sa analog. Ilagay mo, isagad mo sa ano guys, 100k. O may mas mataas pa diyan, makita mo yung deflection guys. So okay pa. So tingnan natin yung circuit. O mas maganda tatanggalin natin guys para walang lock niya sa circuit. So anong ano natin, sabit natin. Ito na guys, sabit natin. Ayoko mo natin guys para makita niyo. Yan. Ay ano mo natin, calibrate guys. Ayan, sa 0. So, isa doon. Next, tapos yan, positive. Ayan. Ayan. Sila yata. Wala din nagde-deflect. Dapat nagde-deflect yan guys. Wala, sira ang ano. Kasi wala din lumapat. Okay yan. Reverse and forward. Dapat magde-deflect yan. Magde-deflect yan guys. Okay yan guys. Okay guys, meron deflection siya guys. Meron siyang reading. So dapat walang reading yan pag reverse. Wala. Okay yan guys. So amperes natin guys, ilagay tayo sa ano. Sa digital tayo magkuha.
Okay, ampios is papunta dito sa baba. Tapos dito, utunog. Ah, okay, ampios guys. So, okay na dito. Ampios, ang high voltage diode, high voltage capacitor is okay. So, dito tayo sa magnetron. Mag-focus. Ah, yan guys. May nakita akong may spot dito guys, oh. Naglo-lose contact guys. Ayun. Nagsunog. Yan guys, oh. Sunog. Naka-lose contact yan, oh. Yan guys, oh. Ayun. So, subukan natin guys. Pwede natin pag-anahin. Kunin natin yung tanggalin natin ang fuse. Tingnan natin kung may 3 point something volts sila, 3 volts. Kung walang 3 volts yung hindi kapagahanan yung magnetron. And it's like, ano muna ting may breakdown guys. Wala ba short? Pero wala tong short guys kasi buo ang fuse eh. Ito, yan na to dito. Pababa ko guys. Half times 10. Okay, guys. Magnetron muna. So, meron guys. May basa. Almost zero. Yan guys. Oh. Almost one. Ano na siya guys. Yan o. Oh. Ayan, condition siya guys. Add times 100 natin guys, is agad. To the ground, kung mayroon umi. Kung mayroon bang ano sa ground, wala guys. Sa kabilang terminal, so, wala. So, I think ang problema guys, ito lang siguro, walang, hindi na supplyan ng 3 volts. So, subukan natin 3 volts guys. Tanggalin natin high voltage. Na hindi tayo maano. Tanggalin natin yung fuse. Ayan. Wala tayong 2000 volts dyan. Naka-float siya. So, testingan natin yung 3 volts. Easy guys. Easy yan siya guys. Easy. Sa AC tayo. So, i-on natin guys para malaman natin. So, basta ito dyan sa filament guys. Low voltage niya guys. Filament lang sa heating lang siya guys. Pero yung dinala niya guys, mayroong naka-ano dito guys. Oh. Kumbaga, carrier to siya guys. Yung magdala siya doon sa high voltage para mas tumaas pa ang ampere niya, umiinit talaga, ayun ang ibabato niya. So ito wala dito, delikado, ang delikado ito papunta dito kasi ang out sa transformer is 2100 volts yan. So diplot natin ang fuse, so walang high voltage papasok, walang papunta dito, so shift tayo. So ganun ang gawin guys. So yan, ayun natin kung meron bang mabasa. Yan guys, may 3 volts guys, 3.6. So ganun na yun, hindi unstable yung 20. So may supply siya. So okay ang supply natin. So ang problema natin, okay din ang magnetron. So walang iba ng problema guys, confirm na guys ito. Ito ang problema, nag-lose contact, walang supply siya dito. So wala siyang iba ba ito, nainit. So ito ang pupukos natin guys, paano natin ito matanggal para mag-contact siya. Wala tayong kumalit dito.
Siguro og may mga tinapon hindi rin si ano si kung pwede natin to i-try baka gumagana pa ang lost contact lang to sobrang init yun nagbutas eh guys so. Sana gumana pa yun na maghanap tayo ng pinakahoy. Sa amin ko naman tingnan natin at may sumisikip ba ayan guys nalinisan natin sinaksak natin maigi so malaman natin kung may connection ba siya may loop ba siya so okay tumutunog tingnan natin kung may loop dito sa kabilang terminal so may loop na siya guys. So may contact na siya. So ilagay natin. Magsubukan. Maroon ba siya? Ayan guys. Una sira na yung. So, ito na guys. Lagyan natin ng tubig. Kasi kung mag-testing ka ng microwave, paalala lang, kailangan may laman ang loob. Kasi yun ay kakasira sa magnetron mo. Anyways, sit natin guys. Tap muna natin. Then sa madali lang kahit 30 seconds 30 seconds na guys kaya natin na natin mag uminit ba sana yun lang problema doon guys sa loss contact nilinisan lang guys tapos iniipit ang ano yung yan ipit niya para mag-press siya doon sa terminal sana successful hirap na ang magnetron ng problema kasi okay naman ang mga high voltage transformer high voltage fuse ang diode o ang high voltage capacitor so magnetron ang pinag-ano natin sana okay na ang galing natin guys yan. Oh yeah yeah. Oh yeah yeah. Oh yeah yeah. Init guys. Init na dito guys. Hindi ka sa ilaw lang to. Pero init na guys. Init. So ang ano natin guys. Tingnan natin. Mainit ang baso. Ang tubig. Ay yeah yeah. Init guys. So successful tayo guys. Mainit guys. Init. So yun na pala ang problema guys so guys thank you hindi tayo napahirapan no? So ganun lang kasimple guys no sana o ganun lang palagi ang problema hindi mag-init eh hindi naman problema ang magnetron kasi mahal-mahal din yan eh. So ayos thank you so yan guys thank you pag-subaybay o sunod nanood sa video. Oh guys, kung baguhan ka dyan, napadaan ka, please subscribe my YouTube channel na John and Family. Like, share, and comment. And please click the notification bell din guys para updated ka sa mga video na upload ko. Kahit ano yun, DIY, tutorial, repair, anything under the heat of the sun. May mga automotive mga dyan eh. May suklar pa. Sana di kayo inayang mag ano sa channel ko guys. Dami na na-upload ko doon. Mga informative yung guys so thank you for watching guys to God be the glory.